final person in the hot seat, former Armed Forces Chief of Staff, PDEA Chief Dionisio Santiago. You said you were against the Bangsamoro Basic Law, yet it seems now that there is a breakdown of law and order. Just last weekend, Basilan killings, our troops were attacked in Basilan. An international terror expert called it the first major attack of the Islamic State in the Philippines. What would you propose instead for peace and order and development in Mindanao? You know, ang problema natin sa Mindanao is there are solutions being applied which are not the right solution. Hindi tamang solution eh. Unang-una, there should be a better understanding of the culture of the Muslims. Iba-ibang klase yan, Maranao, Tausug, and you have the Maguindanaoans. Iba-iba ang ugali niyan. Pag i-apply mo standard solution, negative ang epekto niyan. At pagkatapos, sila naman, talaga namang napabayaan din. There are several communities in Mindanao na hindi naman nag-aaway ang Muslim at Kristiyano. They are living in peace. Iilan lang yung mga, kumbaga sa kanya, mga magugulo dyan na kilala rin sa community. Ano? Ang problema, again, ang problema ng mga military at police dyan, eh, nagtatakipan yan, yung kultura nila. Hindi kayo makakaasa na ililigwak nila yung mga kasamahan nila. It's not that easy. Ang isip natin mga Tagaluson, madali lang yan. Eh. Hindi totoo yan. Kagaya na nangyari dyan sa Basila na yan, bago ang tropan dinala dyan, pag bago ka, inilipat ka, isang linggo, iwawalop ka dyan. So, dyan, kailangan maingat ka. As a matter of fact, I'm proposing na kahit may unit sa Mindanao, meron tayong reinforcement unit na naka-assign na to study the situation para pagka nagkagulo, ang i-inject mong tropa dyan sa area is that troops na nakakaintindi ng sitwasyon. Hindi yung mga nga papa. Tipo-tipo is a problematic area there. It is 100% Muslim. Pahirap ang intelligence work dyan. Kailangan ilagay mo yung mga special units, kagaya na scout rangers and special forces. Di po pwede magdadala ka lang ng tropa dyan na bagong salta. Talagang magkakamalas-malas ang aabutin yan. So we have to look back at the cultural setup, the minds of the our fellow Muslims. And well, maybe pwede tayong kumopya ng ibang areas na they have the similar situation pero successful yung kanilang